natouch ka because baho punog dilap. Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulong wind? Hindi uso sa ating channel ang nega. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating paghahatid saya. Narito na ang Most Awkward Moments in Philippine TV, Part 105. Una sa ating listahan, ang ilan sa mga tulog moments ni Senator Franklin Drilon. Una na nga rito ay ang video ito kung saan habang nagbibigay ng kanyang nominee speech si Senador Coco Pimentel noong 2018 ay nahagip si Senador Drilon na tila natutulog at pasuray-suray pa. Life safer by requiring people using land transportation to use seatbelts. Viral din kamakailan ang interview sa kanya ni Pinky Webb sa CNN Philippines kung saan sa kalagitnaan ng interview ay tila nakatulog ba naman ang senador. Aside from the letter that was signed by Congressman Alvarez and House Speaker Alan Peter Cayetano, well, tulog man o hindi, kayo na ang bahalang humusga. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-subscribe sa Diuamano TV. Tinganan ko niya gurikat. Tinganan pa ko niya bahog bilap. Kaya niom-om ko na siya sa utin sa kumbana. Bahog ko nagbilap. Classic naman, pero laugh trip pa rin ang interview ito sa isang ginang sa Cebu na talaga namang no holds barred. Niingon siya pagsumpin ako, na ako ko no, pagsupa ko niya sa utin sa kumbana, bahog ko nagbilap. Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. Dahil nga rito, ay nagsipaglabasan na ang mga samutsaring memes. Ang kakaibang tunog sa Batangas, nagpapatrol Ernie Manyo. Ang ako, ginganan ko niya buwika, ginganan ko niya buwika, kaya niyo ko siya sa akutin sa kumbana, baho ko nagbila. Buko masarap, made with real fruit juice, next fruit the buko, why not? Baho bila. Pinoy nga naman, pagdating sa kalokohan, number one tayo dyan. Natatandaan niyo pa ba nang minsang makalimutan ni Christian Bautista ang lyrics ng Lupang Hinirang? Sa laban nga noong taong 2007 nina Jerry Peñalosa at Concepcion Bernabe ay tila na mental block ang singer kaya tumalon ang kanyang lyrics. Lupa ng araw ng walhati't pagsinta, amang matay lang dahil sa'yo. Agad din namang humingi ng paumanhin noon si Christian na sinabing naghalo na ang excitement at kaba sa kanya noong araw kaya't nakalimutan nito ang lyrics ng pumbansang awit. Sa isang episode naman ng The General's Daughter ng ABS-CBN, hindi yata masyadong na-review ang eksenang ito kung saan ay isinugo ng karakter ni Raiza Sinon sa ospital. Imbis kasi na vital signs, iba yata ang hinihingi ni Doc. Okay. She's pregnant. Okay. Sige, higa ka muna, ha? Higa ka muna. O, alalayan mo na. O, i-check mo yung vital statistics. What? O, i-check mo yung vital statistics. Vital statistics. Alam mo yan? May tuturing na nga bilang isa sa mga pinakapaboritong meme ng taon, ang interview ni Chris Aquino kay Kim Chu, na tila nahihirapang itawid ang kanyang mga gustong sabihin. Naiyak na naman ako. Kasi? Siguro kasi yung mga mga syempre na-touch ako sa okay. Ano ba yan? So na-touch ka because syempre mag-uwi sa house. My gosh, ayoko na. Okay. Tapos nung umuwi ka sa house, kaya mo pa ba, Kim? Kasi mukhang si Miss Chris Aquino na ang nahihirapan sa'yo. Marami din ang nakapuna sa Diomanoy mukhang hindi masyadong napag-isipang mga pahayag ni dating Presidente Noynoy Aquino sa isa sa kanyang mga sona kung saan ay inilhad niya ang ilan sa mga rason kung bakit hindi niya masyadong suportado ang pagpapatayo ng mga renewable energy sources sa bansa. Presyo ng enerhiya. Sinabi po kayang ilang hindi nito kaya tugunan ang base load o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout. Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Well, parang shampoo lang yan.
bakit ka bibili ng shampoo kung wala namang buhok? Ha? Pasok rin sa ating listahan ng minsang pinuna ng GMA reporter na si Joseph Morong ang tila sadyang pagputol sa audio na makasama nito sa media na mula sa CNN at Rappler na kilalang mga kritiko ng Administrasyong Duterte. No audio. Next question please. Pero sir, yung mga ganitong illegal na... Okay, pumunta naman tayo kay Roy. Okay, Trish, okay na, no? Sir, request lang, can you not cut off yung... Yes, I can hear you. Go ahead, I can online. Hear you. You could just say na you're ending, you're going to end the question and answer. It's kind of harsh if you do that, you cut the audio. This is the second time na kinat yung audio ng reporter. I hope I never cut off anyone. Paliwanag naman ni Spox, huwag siya o ang opisina niya ang sisihin, kundi ang mga internet providers na kanilang mga network. So, no, I can assure you, I never do that intentionally. Kung naka-cut off, it's the fault of the telecoms. Pero ang Rappler reporter na si Pia Ranada, may pahabol na hirit pa. Hello? Yes, I can hear you. Yeah, sir, first of all, I second the motion of Joseph on the cutting off audio. I reiterate that I do not intentionally do that. Blame the telecoms, not the OPS. Oh, sir, it's just funny that the telecom seems to fail every time you say that we've asked too many questions. Tila na paglaruan naman ang kapalaran, ang parehong DDS at mga dilawan sa mga kumalat na di umano'y larawan ni Vice President Lenny Robredo habang nagpapabakuna. Ang punto kasi ng mga DDS, itinaas man lang sana ang manggas ng kanyang dameta para magmukhang makatotohanan. Ilang sandali ang lumipas to the rescue naman ng mga dilawan at ipinakalat rin ang larawang ito kung saan ay makikita na may butas naman talaga ang damit ni VP Lenny. Pero ang ending, hindi pala talaga ito si Vice President Lenny Robredo at napagkamalan lamang dahil nga sa pagkakahawig ng kanilang porma. Siya pala si Dr. Flor de Liza Grana na isang pediatric surgeon sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ay nako! Kailan kaya magkakasundo ang lahat ng mga Pilipino? So, na-touch ka because... Baho ko nagbilak! Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? At yan ang part 105 ng Most Awkward Moments in Philippine TV. Naway kahit papano ay napasaya ko kayo sa presentasyong ito. Sana'y samahan niyo pa rin ako sa mga susunod pang mga good vibes na hatid ng Diuamano TV. Kung nagustuhan mo ang presentasyong ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mga kwentong Diuamano.